Teka mo, grabe. Pati sa halaman pala. Okay, hi, Sasuke. Ganun ka talaga nagbuborda ngayon? Siguro kung mga, yung nag-start po kami dito, mga 3 months pa rin po. Ah, 3 months pala. Yung mga ginagawa rin po namin sa tingin, para rin sa mga buhon. Aha. Napaka-explain mo naman saan, ano itong binuborda nyo? Ito po yung damit po ni San Rafael po ng ano, ng Calimarino. Ito, sa una ka na. Sotin po pang ipuhin po sa January. Ah, January pa. Oo. Anong inspiration nyo sa design niya? Kuya niya para kasi Rafael, anong inspiration nyo ang design? Yung mga, yan po namin ito, yung mga bulaklak po talaga na traditional po ata na design po ng pang mga puan po. Ah, tulad ng anong klaseng bulaklak? Ito po yung, kasi po yung tawag dito. Ay, para mga lili po. Ah, lili, oh. Tama, ah. Flor de Lis nga pala sabi sa akin ni Dan Carlos sa kanil Jerome, oh. Ngayon, anong pakisabi, anong nagiging kuso sa mga, alam mo, mga, ilan taong ka na nga pala? 18? 16. Oh, 16, oh. Anong feeling? Ba't na tutuaw sa inyo? Ba't para kayo na yung ganyan mo puti? Bakit? Siguro po, ano? Hello. Kasi po, kami po, kapag po, yung isang bagay po, gusto po talaga namin na unti-unti po may natapos, may progress po. Siguro po, natutuwa po kami na doon po, patuloy po ng pagbubalaklak din po. Mm-hmm. Oo nga, tama. Di ba, tinutulungan niya kami gumagano mag-decorate ng mga bulaklak sa karosa. Napansin ko ngayon. So, talagang talented kayo, ha? Ngayon, ano yun? Bata pa talaga kayo? At a young age, talagang may interest na kayo dyan? Nahubog na lang din po ako nito lang po. Nung napasama na lang din po kina kuya, kuya. Aha, ayun. So, 16 ka lang. So, ito pang gantong art, gagawin mo siyang sa future, gagawin mo siyang hanap buhay ba? Pwede naman po kasi atin ko rin po talaga yung ano sa akin na kung gusto po talaga na kaya namin. Okay, nice. So, ngayon, anong ginagawa mo ngayon dyan? Ito po yung tinatawag ko na Inuhod ang metal tawag. Thread. So, you're using gold thread na? Gold thread. Okay. Again, close-up na natin para sa ating mga nanood and watches natin. Nice. Ito, Sasuke, ang tawag nila ay bibero. No? Yung nasa ating tip. Ayun. So, ang bibero ay yung parang big talaga, no? Sa tip ni halos ang developin niyo, ang ganda na, no? Expensive ba magpagawa nito? Opo, kasi po yung talaga pong nagpapaano dito, yung labor din po. Kasi hindi naman ganun po kadali. Ah, labor. So, expensive. O nga naman, no? Tulad niya, no? Ilang araw niyo nang ginagawa to? Hindi po kasi araw-araw din kasi bumipasok din po kami. Okay. 3 weeks na rin po. Hindi po yung tuloy. Oo, 3 weeks. So, ano lang, so, you're doing this during your spare time lang? Okay. So ano lang talaga, hobby lang talaga? Okay. Hobby. Nag-isimula pa rin. So, nag-enjoy ka talaga? Opo, kasi po, gusto po namin ito. So, bagay, it shows in your face, no, your aura. Kahit naman si Jerome, napansin ko sayang yung channel. So ito pa lang project na ginagawa niya, itong investment ni San Rafael. Ito pa lang sa ngayon. Ano yung nakita kong dating ginagawa niya dito sa bahay namin? Yung maliit. Ay, yung pili sa Del Pilar po ng Kalubkob. Sa Del Pilar ng Kalubkob? Saan ang Kalubkob? Silang po. Silang Cavite. So kayo din ang gumawa. Kaya maliit. Kasi nga pala, ang original ng Del Pilar ay nakatungtong o nakapatong sa pilar talaga. Okay. So, good luck sa'yo, Sasuke, and I hope patuloy mo ito, ha? Sabi na ito, buti kabataan tulad mo na involved sa mga ganyan. Oo, kaya sa mga.
O sige folks, this is Sasuke Olfindo. Apo. Olfindo, ayan po. Siya po ang aming budadero dito sa lumang bahay namin po sa Inis City. Salamat Sasuke, salamat. Okay, so ito lang tanong ko kay Sasuke. Paano kang na involved sa pagbuburda? Na-involved po ko sa pagbuburda way back pandemic time, 2020. So lahat po tayo nun bored kasi siguro pandemic, lahat tayo nakatambay sa kanya-kanyang bahay, lahat tayo walang magawa. So nauso po sa social media, sa especially sa YouTube yung mga tutorial kung paano po magtahi ng mga ganito sacred vestments. Ang dami pong mga mini vlogger na nagtuturo yung mga procedure sa pagtahi po nito. Mapa synthetic threads man po o gold thread. So dahil po doon nagka-interest po ako na subukan kasi may mga materials na mapunan na doon sa bahay. So yun, sinubukan po siya sa bahay. Tapos po, nung nakikita po ng mga kaibigan, gusto rin po nila subukan. Tinuruan ko din po sila na kung paano po yung mga natutunan ko sa YouTube. So yun siya. Snowball, lamana, one thing led to another. So natutunan sila. I mean, hindi ka ba na natatakot? Baka agawan ka ng mga yan. Actually, hindi naman po kasi yung talent naman po nila is kanila. Kung natutuman po sila dahil pinasa ko po sa kanila. Grateful po ako na naging part naman po ako nung knowledge po nila. Ah, that's nice. So, ilan taon ko na ngayon? 19 po. 19. So, 19 ngayon. So, 16 ka nun? Opo, 16. Ah, tuloy ni Sasuke. Simula 16. Okay. Anong pagsasabi sa ating anong manonood o audience natin, ano yung ginagawa mo ngayon? Ang ginagawa ko po ngayon is yung synthetic thread po na damit ni San Rafael ng sa Cavite City po. Okay. So like the question ko yun kay Sasuke last time, ano ba inspiration niyo dyan sa inyong design na yan? Actually, yung inspiration lang naman po, dito is yung simple lang naman po, wala naman pong literal na hanguan ng design. So, simple yung mga dahon, bulaklak, na kung ano yung parang compatible po dun sa Santo, which is si San Rafael. Mm-hmm. Pag sinabi ng San Rafael, ano ba siya? Di ba, along archangel siya? Yep. Apo. So, anong symbolism? Anong ano niya? Saan siya kilala? Kilala symbol po siya sa mga manging isda dahil po yung history po niya. Di ba, sa Old Testament, nagbigay po siya ng isda dun po sa isa pong tauhan po dun. Hindi ko maalala po yung name. Kaya siya may akong isda. Yeah. San Rafael. Tama, tandaan ko siya ang kalaka. Sila yung may tinatawag na itim na San Rafael. Tama, nakita ba yung dala siya isda. Ngayon, tanong ko sa iyo, ilan na yung mga nagagawang investment ng mga santo, ng mga imahe? Ko po. Ikaw, ilan na? Sobrang dami. Hindi ko na mabibilang. Pero kailan, banggitin mo yung mga santo o images na nagawan mo. Nakagawa na po ako ng sa Nazareno na 1.5 feet, 3 po yun, then wow. Nakagawa na ako ng kay Mary Magdalene na 2 feet din. Mga 5 tapis na po ng Santo Niño. Immaculada Conception ng Kawit. Mm-mm. Na, tapos so, anong nakifilm mo pa nakatapos ng isang basement na yan? Sobrang saya po kasi parang yung artwork po dun. Tapos pag nakikita ko po yung saya nung mga clients namin, pag nakikita yun, na parang napufulfill po yung kumbagay, pag nakikita po nila yung gawa namin, tapos natutuwa po sila. Parang ang saya po sa amin kasi we did it so well. So, you call it an art. So, consider art talaga siya. Oh, that's nice. Kasi nga, napasin ko, liit lang ang karoon na ng rice o tagdami ng mga bordadero, mga young men like you. So, nakatuwa naman na ibagbis sa ganito. Actually, nung nga pong pandemic na yun, ang dami pong biglang sumulpot. Siguro nga po dahil po dun sa mga tutorial na nauso sa online. Mm-hmm. Tulong tanong ko kay Sasuke, palagi mo ba in the future, you can do this as a hobby o as a passion or hanap buhay? Para po sa akin, it's more on passion and hobby kasi hindi naman po lahat, kailangan pagkakitaan. So, katulad naman nito, hindi naman literal na para pagkakitaan. It's more on our passion na
ibigay para dun sa santo, sa maliit na komunidad na meron siya. So, kasi kung titignan ko ang backstory nito, yung community na may-ari ng San Rafael na, hindi kalakihan, hindi rin po kayamanan yung community. So, para sa amin, tinanggap namin siya, first project nitong group, tsaka tulong din sa kanila. Uh-oh. Para makita nila kung ano yung tama. What do you mean group? Kung group na... Yung mga kabataan, nasa mga rin grupo. Kami po ano, tatahe. Oo, okay. Ah, okay. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, gagamitin to sa January. So, mga ilang buwan ng isang investment mapata? Ang depende po eh, siguro pag 4 feet, almost a month din po siya natagal. Then, pag 5 feet pataas, yun po yung naabot ng 3 months to 5 months. So, after this, pero ba kayo naka-line up? After matapos nung kaysa? Sa ngayon po, wala pa. Wala pa. So, posible tumangga pa tayo ng iba, no? Sige, malay natin, no? So, salamat, ha, Jerome. Thank you, Jerome. Thank you.